Hello guys, kumusta? Welcome po sa Apuhan Farm Vlog. Ngayon po nag-farm visit po kami sa may Santa Clara. Ito po yung setup nila kasi nagbabalak po kami magtayo ng RTL. So bago po kami magsimula, so nag-farm visit kami para po makakuha kami ng idea. So sa setup po na ito kay Sir Pads, Sir Padilla, meron siyang mga battery cages, yung galvanized, at saka meron siyang mga gawa sa wooden or sa kawayan. Yung mga manok pala ni Sir dito ay may mga luman, may mga decalb white. So sa mga natutunan ko po sa farm visit po, malaki po yung diferensya pag galvanized at saka wooden cages. Sa wooden cages po, ang disadvantage po, madali pong masira at saka madali siyang bahayan ng mga small insect at saka mga bakterya. Yung sa ilalim naman po, ginagamitan po nila ng screen. So kaso lang medyo madali pong nabutas yung plastic screen. Hindi po kasi magkadikit yung kawayan na inilagay nila na pong suporta sa ilalim. So kaya po may mga daga po na kinain yung plastic screen kaya nabutas. Yung ginagamit naman nilang patukaan, Seafair lens po yan. Siguro nasa mga 3 or 4 ang size niyan. And then yung water nila, sabi ni Sir, nag-invest talaga sila sa nipple drinker. Kasi yung advantage kasi ng nipple drinker, para iwas po kasi sa sakit naka-individual sila pag uminom ng tubig. Then ang nakagandahan naman sa galvanize, medyo mahal siya or costly siya, pero long term naman po yung gamit niya. Sa kahoy naman na diyan po nila nilalagay sa taas yung manok, tapos inano na lang nila, pinapako na lang nila gamit yan po. Then sa ilalim po, everyday po sila nag-click cleaning, gamit lang po nila yung washer or high pressure washer para madali po ang pag-cleaning nila. Maganda naman yung setup. Inamin naman ni Sir na malaki niyang gasto doon sa base ng wooden cages. Maraming bakal ang nalagay niya. And then kumpara dito sa galvanized cages, kaunti lang. And then hindi crowded yung mga manok. So choice ni Sir na every cages isa lang pong nipple drinker. Ang iba po kasi tagdadalawang nipple drinker. So depende po sa budget. Yan. Yung pag-harvest daw nila kinukuha nila every hour. Kasi sa pagkakaalam ko, pag nagpipiking ka ng itlog, 9 hanggang 9 ng umaga, and then alas 4 ng hapon. Sa kanila ni Sir, kinukuha nila kaagad kasi para iwas ng langaw, para hindi masira or magkadumi. Ito nga pala yung setup nila ni Sir, may dalawang container. Apat na container pala, so every rack ng mga manok,
may ano, may vitamins at saka plain water. Kumbaga centralized na yung ano, yung water nila. Every day nag linilinisan nila 'yan at naglalagay sila ng mga vitamins. Yung dumi naman ng mga manok, meron silang ano, parang holding area pag marami na, rinirelease na nila sa may ilog. And then maganda din yung benefits doon sa ilog kasi maraming isda at saka malalaki yung ano, yung haluan, yung baka yung catfish. Yan yung kagandahan daw sabi ni sir. Yung size pala ng ano nila, ng kahoy nila, yung wooden cages, nasa 60 po yung haba at saka 45 po yung ano, yung width niya. Ang nilagay po ni sir, apat po na manok sa kada ng cages. Then yung ano, yung pag doon pag release po ng egg, meron po yung ano, nylon para hindi mabasag daw yung egg. Pero papalitan ni sir yung ano, yung mga wooden cages ng mga galvanized cages. Kasi madali daw masira, tapos yung pag-repair. Yan naman po yung pinapakain na feeds ni sir. Yan po ay CLM. Sana po yan. Unifeeds chicken layer. So dapat po, ang sabi ni sir, premium po yung gagamitin. Hindi po yung commercial na CLM. Yan po, Unifeeds. So gumamit na siya ng ibang brand pero mas nahiyang siya sa ano, sa Unifeeds. Kasi yung kinukunan niya, meron din pong ano, may mga technician na nag-a-assist sa kanila. Sabi ni sir, pumili ka ng ano, ng feeds na meron ding mga technician na pumupunta sa ano, sa poultry. Kaya yan ang pinili niya. Maganda at saka maganda kasi yung ano, yung mga technician, ginaguide ka talaga nila para siyempre para kumita, di ba? Dito kasama ko si Ray at saka si July. Sabi ni sir, pag dumating daw yung ano, yung mga manok, yung mga RTL, nasa 16 or 17 weeks, dapat po, ano, nakaready na po yung mga pagkain, yung mga feeds, at saka vitamins. At dapat daw, meron ng luna, o trapal, o tarpaulin, para hindi sila maano, manibago sa klima ba, para hindi sila maginawan, kasi pag maginawan, magkakaroon sila ng sakit. Pag magkakaroon ng sila ng sakit, so doon na magkakaroon ng ano, magastos na sa mga vitamins or antibiotics para mawala yung ano, yung mga sakit nila. And then sabi ni sir, importante po talaga na meron kang record keeping. Tsaka yung paglagay ng feeds, dapat tinitimbang talaga para hindi ka malugi. Kung ilan talaga yung ano, yung timbang na kailangan, yun lang dapat ang ibigay. Hindi dapat pasobra. Kasi hindi naman mga broiler kasi yan na kain lang ng kain. Sila, meron silang ano, meron silang required na feeding guide. Yun lang dapat ang ibigay sa mga nakaka-inspired si sir, no? Isa po siyang police pero nag-retired po siya. Nag-focus po siya sa business na to kasi mas malaki yung kikitain niya. And then may ano, sarili kang time, di ba? Hindi siya pressure. Kumbaga kung sa work, marami nga siyang mga kasamahan nga na iinggit sa kanya kasi nga yung time freedom kasi niya na-execute niya talaga. Yan. Dito pinakita sa amin ni sir yung ano, yung pag-assemble ng battery cages. And then sabi niya pa nga, nung baguhan pa siya, nagsisearch talaga siya para matuto. And then yung first delivery niya, halos 600 or 400 yung namatay na
na manok. Kasi nga, hindi niya nga alam yung pagdating ng ano ng RTL, may mga sakit pala. Sabi ni sir sa amin, doon ka umorder sa mga trusted na mga supplier. Sabi niya sa additional, sabi niya, sila kasi meron silang grupo. Tapos, sa grupo, marami pong nagsasuggest na mga magagandang supplier, and then yung may mga problema naman sa mga manok, doon niya ina-address tapos tinutulungan siya. So para sa mga baguhan, mas mabuting mayroong grupo or makinig kayo sa mga ano niyo, sa may mga kakilala na into business na, para di masayang po yung ano, yung pagmamanukan, lalo na sa RTL kasi malaking puhunan po ang kinakailangan dyan . Kailangan talaga hands on tayo, matuto tayo bago tayo pumasok sa ganitong business. Yan lang po. Salamat po sa pakikinig. Sana po ay meron kayong mga natutunan or tips sa pagsisimula ng pagmamanukan. Bye!